ako'y nalagay ko na sa aking isipan na yung mga mahihirap na ang aking bibigyan ng atensyon habang ako'y nabubuhay at diyan ko naubusin siguro ang aking panahon. Okay, part 2 ng field test ng Comelec kanina. Kumustahin natin yan pagkatapos ng Rika. Number 10, Apple iPad na nilaunch kahapon. Kinopya nga lang ba sa isang computer company sa China? Number 9, Roger Federer pasok sa finals ng Australian Open. William Sisters nag-champion naman sa women's doubles. Number 8, ang rollback sa presyo ng gas pero ang asukal patuloy pa rin ng pagtaas. Number 7, lupain ang kapatid ni Andalang Patuan Sr. ni raid dahil sa report na maraming armas na nakabaon doon. Muslim scholars na nawagan na pakawalan si Zaldi ang Patuan. Number 6, ang stampede sa Haiti dahil sa unahan sa relief goods, higit 2,000 na preso nakatakas. Number 5, pangalawang disqualification case laban kay Pangulong Arroyo, ibinasura ng COMELEC, 10 party list groups hindi pinayagan ng SC na tumakbo sa Mayo. Number 4, ilang lugar sa Metro Manila na wala ng kuryente kanina pero di raw dahil sa kulangan sa supply, DOE sinigurong di maapektuhan ng power outage ang halalan sa Luzon. Number 3, ang emosyonal na pagsalubong ng mga magulang, kaanak sa mga namatay sa nag-crash na Air Force plane, terrorist angle ni rule out na daw ng AFP. At number 2, Chief Justice Puno nagpahaging na transactional politicians sa marami sa mga kumakandidato sa eleksyon. Muling sumabak sa field testing kanina ang COMELEC pero mukhang may problema na naman. Ang masama pa sa pagkakataong ito, hindi masabi ng COMELEC o ng Smartmatic kung ano ang problema. Makina nga ba o ang balota? Yan ang story number 1 ni MJ Marfori. Okay, wait lang ha. Ang 2 minutong dapat duration ng transmission ng resulta, inabot ng 3 oras. Ang GSM connection, hindi gumana. Nakailang palit pa ng SIM, pero hindi pa rin umubra. Kinailangan pa ng COMELEC na manghiram ng tripod sa isang cameraman para makahanap ng signal. At hindi pa ito sa probinsya, kundi sa isang eskwela lang sa Pateros. Yan ang eksena sa 2 field testing na ginawa ng COMELEC sa Aguho Elementary School. From what I understand, they were not able to get a proper connection. So that's why they're asking us to retransmit. 40% or 4 out of 10 na balota ang hindi nababasa ng precinct count optical scan o PCOS machine. Nakailang beses pa itong ipinaread sa makina pero hindi mabasa-basa ang balota. Todo depensa naman ng Smartmatic at COMELEC kung ang PCOS o ang balota ang may problema. Ang higit naman na ng problema ay ang mga guro na haharap sa mga botante pagdating ng halalan. Posible ang mangyari dyan, maisisi sa mga teachers. Yung mga bagay na nagpapakita ng kakulangan, ng kahandaan, kahit dun sa mga nag-survey ng signal strength, hindi yata buong buo at accurate yung kanilang report. At nakita natin ngayon kung anong epekto nun. 3 hours na delay yung transmission. Matapos ang mahabang pag-aantay, first time ginamit ang Broadband Global Area Network o BGAN transmission sa isang Manila-based field testing. Sa wakas, gumana na ito. At kahit nagkaabirya, mabuti na daw na natukoy ng COMELEC ang ganitong klase ng problema para maagapan na nila ito ng maaga bago pa man dumating ang halalan sa Mayo. Ito nga precisely yung reason na kinoconduct natin itong field testing. Just para malaman natin kung ano yung mga dapat nating malaman on the day of the election. Parehong umaasa ang COMELEC at Smartmatic na lumabas at maayos na ang mga aberya ngayon kaysa sa mismong araw ng eleksyon. MJ Marfori, The Evening News. Sunod-sunod ang delay at aberya sa automation. Kinakabahan na kaya ang mga presidentiables? Nasa isang forum sa Maynila ang mga presidentiables habang nagsasagawa ng field test ang COMELEC. Sabi ni Senador Noynoy Aquino, wala naman daw siyang choice kundi magtiwala sa automation system. Pero mabuti na raw daw ang naghahanda. May mga hakbang na raw ginagawa ang kanyang partido at mga volunteer para magwardyahan ang mga boto nila. Si Jambi Madrigal, pabor sa automation, pero kung hindi gaya ng COMELEC o hindi kaya ng COMELEC, maganda na raw sana sila na magbalik sa mano-mano. Hindi naman itinago ng pambato ng administrasyon ang pagkainis niya. Sabi ni Gilbert Chodoro, natatakot daw siya sa pwedeng mangyari at dapat daw maging mas maingat ang COMELEC. Palpak by field test, sinasabi ko na dapat ang COMELEC maging prudent. Dapat kung hindi nila magagarantiya na credible ang eleksyon,
batay sa otomasyon, sabihin na nila antemano at kaagad sa ating mga kababayan. The party will be assessing, we're looking at for yung ano ba na-accomplish na, anong dapat ma-accomplish pa. Pero naghahanda na rin tayo kung sa anumang eventuality darating. Pinag-usapan na rin natin yung nangyaring forum na yan. Mm-hmm. Siyempre, hindi natin matatapusin itong gabi na ito dito sa 10 ang ditatanungin si Senator Villar tungkol kay Jambi Madrigal. Kasi siyempre, sir, yung ibang kandidato nakasama niyo sa Kongreso ng matagal na panahon, no? Sila Noynoy, sila Mar. Pero si Jambi nakasama niyo sa Senado. I'm sure marami nagsasabi dapat sabi, meron kayong sasabihin na hindi maganda sa kanya. Pero ang tanong po dyan, kung meron kayong magandang masasabi para kay Jambi na mukhang wala namang magandang masasabi tungkol sa inyo. Well, sa akin naman, inahayaan ko lang si Jambi kung anong kanyang gustong gawin. Mukhang ano naman, gagawin din niya yung gusto niya. So, okay lamang sa akin. Basta sabi ko, ako naman, wala akong kasalanan at kung yun ang kanyang ugali, wala tayong gagawa doon. Pero meron bang magandang moment dati na naalala niya na okay naman ang simula, di ba? Magat-chika-chika kayo ni Jambi. Meron naman din. Ako naman sa lahat ng mga senador, pinipilit ko maging malapit sa kanila dahil no, Senate President ako eh. Mm-hmm. Okay naman. Kaya naman talaga. Ako naman, maski kanino, okay ako. At hanggat maaari, ayoko na nakikipag-away. At matagal umiinit ang aking ulo. Hindi namin nakita kanina, kinamayan niyo ba si Jambi after? No? Kinamayan ko naman. Kinamayan ba kayo? Nagkamayan kami. Okay. Okay. Martin, ibigay na lang natin kay Senator Villar yung una, pagkakataon. Pagkakataon. Wala naman. Ako yung magpapasalamat lang po sa mga nanonood ngayon. Sana nagustuhan niyo po yung mga balita, yung mga updates. At nagpapasalamat ako kay Jovi, kay Martin, sa pagkakataon na ibinigay sa akin para makapunta po rito at makapag-report sa inyo. Thank you so much, Senator. Thank you so much. Thank you. Oh, pero, sir, ako rin. No? Pero, meron kasi pang dapat na hinihintay ang mga tenors na announcement ngayong gabi. Sabi kasi meron daw mong mamamaalam ngayong gabi rito sa 10, ano? So, bigay natin yung floor sa kanya. Martin. Okay. Binigla mo naman ako, Jovi. Ano mo, ayoko na mga ganitong pagkakataon na mapapaiyak mo ako. But anyway, nandito na rin tayo. First of all, I'd like to thank the men and women of ABC who have given their all for this program, 10 The Evening News. And for the past 7 years, it's my pleasure to have worked with you. And I do expect more years, no? Nakasama ko kayo, Jovi, no? Pagbalik ko. And also, thank you to the tenors. Well, maybe saying thank you is not enough. Could not match the love and the dedication you have given to this program, 10. Talagang, ano, hands up ako sa inyo. Talagang grabe ang suporta nyo sa amin. And of course, to Jovi and Cherry. Cherry, hi, Cherry. No? Cherry is watching right now. You are just, both of you are just two of the most intelligent, patient, hardworking, talagang napakagaling na mga anchors that I've worked in, and it couldn't work any other way. Mm-hmm. All right? And why am I saying this? Yun na nga, magtatanong mga tao, bakit? Saan ka ba pupunta? Why am I saying this? We all know that TV5 will be relaunching soon, and I am sure and I assure you that it's going to be a grand launch that will change the face of television forever. And when I come back here, we may not see each other on the same time slot that we are in right now. And because of that, so tonight, I am temporarily signing off, saying goodbye. I will be embarking in what could be one of the most, one of my most exciting educational experiences. I am taking up a fellowship course at the Kennedy School of Government at Harvard University. And I must say that I am happy and I am proud, and it's been a dream come true. And I do pray and thank the Lord every day for this blessing. Thank you so much for everybody. Siyempre, ayoko naman mambulupi ka doon sa Harvard. No? Sabi ko kita ng baon. Oy, ito yung binigay ko sa iyo nung bumunta ka sa Washington, D.C. Kasi ayoko dalhin, baka ma-money laundering ako doon. Eh. So, ikaw na lang magdala doon. So, and there you have it, the top 10 stories of the day, mga balitang pinag-uusapan at dapat pag-usapan. I'm Jovi Francisco. And I'm Martin Adonar. Good night. Relax. Remember to chill. Thanks, Martin.